Good day mga Lods, ngayon ang ating pag-uusapan ay itong panibagong trade rumors ng Northport Batang Pier at Magnolia Chicken Templados dahil sa hindi nag-workout ng Arvin Tolentino, Calvin Abueva. Ngayon nga mga Lods ay nadagdagan ito ng mga panibagong package dito sa dalawang kupunan. Ito ngayon ang ating pag-uusapan sa video natin ito. Ngunit kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, humihingi po ako ng like, share and subscribe. Maraming salamat. So ayon nga dito sa naging post ng PB Insider, breaking news, Barangay Ginebra call Greg Slaughter. So Barangay Ginebra gustong kunin ulit ang serbisyo ni Greg Slaughter para i-partner kay Christian Stanhardiner this coming Philippine Cup. So dahil dito sa naging post ng PB Insider nga mga Lods, maraming magtatanong kung magkakatotoo kaya itong pinos nila na patungkol dito sa pagbabalik PBA ni Christian Stanhardiner. So ayon dito sa ating kalap na impormasyon ay itong si Greg Slaughter totoong may gusto ngang ibalik ito dito sa PBA. Pero ito ay dahil sa kagustuhan ni SMC Sports Director Al Francis Chua na matulungan itong kanyang list lab kung matawag itong Magnolia Chicken Templados. So sa kasalukuyan, itong si Greg Slaughter ay naglalaro dito sa Japan B-League sa team ng Fukuoka, kung saan dito nga ay nag-a-average nga siya dito ng 2.5 points, 1.7 rebounds, 0.3 assists at 0.1 steals sa 6.5 minutes na paglalaro. So pansin na pansin natin dito mga Lods, limitado ang minuto ng isang Greg Slaughter dito sa Japan B-League. Pero ang kagandahan naman dito nga mga Lods ay pinapirma siya ng contract extension ng kanyang Japan B-League team dito na Fukuoka. Kaya ngayon, ayon na sa naging pahayag dito sa ating nakalap na impormasyon na itong si SMC Sports Director Al Francis Chua ay gusto namang tulungan itong kupunan ng Magnolia Chicken Templados na sinasabi nga sa balita ng spin.ph na list lab ng SMC. Itong Magnolia Chicken Templados, laging nasa huli nga ito dahil ayon nga dito, tapos na itong Barangay Ginebra San Miguel at San Miguel Vermin sa pag-revamp ng kanilang mga player at nagkaroon ng mga trade transactions na nakaraang PBA Commissioner's Cup. Kaya ayon sa source nga mga Lods, nakafocus si SMC Sports Director naman dito sa kupunan ng Magnolia Hotshots para palakasin naman itong kanilang lineup. At ito nga mga Lods, ang kanilang naiisip na maging trade proposal ay itong si Arvin Tolentino at Greg Slaughter ang idadagdag dito sa kupunan ng Magnolia Chicken Templados. At alam naman natin mga Lods na itong si Arvin Tolentino ang top scorer ng Northport Batang Pier kahit noong ng PBA Commissioner's Cup at lalong-lalo na ngayong PBA Philippine Cup. So sa dalawang laro nga nitong Northport Batang Pier ay nag-a-average na itong si Arvin Tolentino ng 30 points, 7.5 rebounds, 6.5 assists at 1 steal sa kanyang 39.5 minutes na paglalaro dito sa ongoing PBA Philippine Cup. So ganito katindi itong maglaro itong si Arvin Tolentino sa kanyang kupunang Northport Batang Pier. So sayang naman mga Lods kung malilipat naman ito, pero wala tayong magagawa dahil mga fans lang tayo dito mga Lods. Itong kagustuhan nga ng kanilang team na itong Magnolia Chicken Templados at Northport Batang Pier kung sakasakaling matuloy nga ito. So ito nga mga Lods, kasi rumors pa lang ito ngayon mga Lods itong nangyayari dahil nga matagal na itong nirurumors talagang itong si Arvin Tolentino ay papunta nga talaga dito sa Magnolia Chicken Templados. So hindi lang talaga nagkakasundo dahil sa palitan nga ng player. Ngayon na nadagdagan na itong Greg Slaughter at saka Arvin Tolentino, baka naman ito mga Lods ay matuloy na nga ito dahil ang ipapalit naman nito ng Magnolia Chicken Templados ay tatlong player naman nila. So ito naman mga Lods ang ating titingnan, yung mga player na ipapalit ng Magnolia Chicken Templados. Una dito mga Lods, itong si Jackson Corpus. So si Jackson Corpus naman mga Lods ay dito sa Magnolia Chicken Templados ay limitado nga ang nagiging minuto nitong si Jackson Corpus dahil na rin siguro sa marami siyang kakompetensya sa kanyang position dito sa Magnolia Chicken Templados. Hindi katulad nung nasa Terra Firma Egyptia, talagang lumalabas talaga ang tunay na laro nitong si Jackson Corpus. So sa kasalukuyan nga mga Lods, itong si Jackson Corpus ay nag-a-average ng 2.2 points, 0.8 rebounds, 0.5 assists sa kanyang 4 minutes na paglalaro
dito sa last year 2023 to 2024 PBE Commissioner's Cup averages. So ganun kalimitado ang minuto nitong si Jackson Corpus dito sa Maguya Chicken Templados na 4 minutes lang per game ang kanyang nilalaro dito nga. Kaya ngayon itong si Jackson Corpus ay sinama nga ng Magnolia Chicken Templado sa magiging package dito sa kanilang nilulutong trade papunta dito sa Northport Batang Pier. So maganda rin namang additional itong si Jackson Corpus, hindi lang talaga itong mga lods na bibigyan ng minuto dito sa Magnolia Hot Shots, kaya nagiging limitado rin ang kanyang production. Ang isa pa dito mga lods na ibibigay ng Magnolia Chicken Templado sa Northport Batang Pier ay ang kanilang big man at veteran na rin itong si Ian Sanggalang. So nakakapanghinayang din itong mga lods itong si Ian Sanggalang kung bibitawan kung kapalit nitong si Greg Slaughter. Kung sa atin mga malods, kay Ian Sanggalang pa rin tayo. Pero wala tayo rin magagawa dito mga lods dahil ayon nga dito sa source, ito ngayong hinihingi ng Northport Batang Pier dito sa Magnolia Hot Shots para matuloy nga itong trade proposal. Ngayon mga lods, alamin natin itong averages nitong si Ian Sanggalang dito sa koponan ng Magnolia Chicken Templados. Siya nga ay nag-average ng 8.8 points, 5.3 rebounds, 0.9 assists, 0.5 steals sa 23.2 minutes na paglalaro last 2023 to 2024 PBE Commissioner's Cup averages itong ni Ian Sanggalang. So hindi man ganun kalakihan ang naging production itong si Ian Sanggalang, hindi naman kasi makita dito sa stats niya mga lods yung riba ay yung kanyang hustle dito yung naigagawa ni Ian Sanggalang na makapagbigay ng magandang depensa dito sa kanyang koponan. At alam naman natin na itong si Ian Sanggalang ay may soft touch nga rin ito sa labas at maganda rin itong mag-drive sa loob at may shooting nga talaga itong si Ian Sanggalang nga mga lods. Kaya ito yung hinihingi ng Northport Batang Pier. Isa pa dito nga mga lods, ang naunang package nga dito itong si Calvin Abueva. So hindi pa rin matanggal-tanggal dito si Calvin Abueva, kasama pa rin dito siya sa magiging trade package na dito kay Alvin Tolentino at Greg Slaughter. So itong si Calvin Abueva naman mga lods, sa kasalukuyan ay nag-average nga ito ng 7.1 points, 6.2 rebounds, 1.8 assists at 1.1 steals sa 18.8 minutes na paglalaro last 2023 to 2024 PBE Commissioner's Cup averages nitong si Calvin Abueva na pumasok nga itong koponan ng Magnolia Hot Shots sa finals. At dito nga mga lods ay nasawi ulit sila dito sa koponan ng San Miguel Vermin sa finals sa score na 4-2. Kaya ngayon nga mga lods, itong si Calvin Abueva ay undawi na naman na magpalit na naman ng panibagong uniform dito sa PBE. So pang ilang uniform na ito mga lods, mula sa Alaska, napunta sa Phoenix, napunta, so pang apat na itong kupunan naman mga lods kung sakasakali malilipat dito sa Northport Batang Pier. So maraming salamat mga lods, at itong mga lods ay rumors pa lang sa ngayon.